Daluyan ng karunungan. Pandayan ng kahusayan. Pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabeleño. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Pilipino. Magandang araw mga bata. Heto na naman ang inyong guro, si Teacher Lorraine. Handang tumulong at maghatid ng aralin sa Filipino. Alam ko na kayo ay sabik na sa araw na ito. Ito muli ang inyong pamparalang panghimpapawid sa Grade 2 Filipino. Sigurado akong handa na kayo sa ating aralin. Magaling! Halina! At ating alamin ang pag-unawa sa teksto gamit ang inyong mga karanasan. Pero bago tayo magsimula, laging tandaan ang tatlong M, maging mapanuri, masigla, at masaya sa ating talakayan. Bago natin simulan, tayo ay maglaro muna ng Hulaan mo, ilalarawan ko. Sa larong ito ay ibibigay ko ang katangian ng isang bagay, tao, lugar, at pangyayari. Hulaan niyo kung ano ang tinutukoy ko. Handa na ba mga bata? Sige, at simulan na natin. Para sa unang bilang, kadalasan ito ay mataas, nagbibigay lilim kapag araw ay masikat, at kadalasan ito'y nagbibigay ng pagkaing masarap. Ano ito? Ano mga bata? Sabay-sabay tayo sabihin ang sagot, ha? Isa, dalawa, tatlo. Puno. Magaling mga bata. Handa na ba kayo sa ikalawang bilang? Heto na. Isinusuot ko ito sa pagpasok sa paaralan at pagpunta sa simbahan gamit sa mga paa upang di masugatan. Ano ito? Tama! Mahusay mga bata. Ito ay sapatos. Naku, sigurado akong sabik na kayo sa ikatlong bilang. Heto na. Siya'y mapagmahal at maalaga sa aming mga kapatid. Nais niyang kami ay kapiling sa bawat sandali. Napakahusay! Ito ay walang iba kundi ang ating ina o nanay. Ayan, talaga namang magaling. Para sa ating huling bilang, kadalas ay mahaba kung ito ay bago pa. Subalit, umiigsi sa kakatasa. Ano ito? Tumpak! Ito ay lapis. Magaling mga bata. Sadya talagang pamilyar kayo sa mga bagay na aking pinahulaan. Dahil sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay pag-unawa sa teksto batay sa sarili ninyong karanasan. Uulitin ko mga bata. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pag-unawa sa teksto batay sa sarili ninyong karanasan.
Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay balikan muna natin ang nakaraang aralin. Sana'y natatandaan niyo pa ang inyong mga aralin tungkol sa dapat tandaan sa pakikinig sa isang kwento. O sige, kunin na ang inyong mga module at balikan natin ang nakaraang aralin. Makinig mabuti. Isa-isa kong babasahin ang sumusunod na tanong. Bawat bilang ay papalakpak kayo ng 3 beses. Kung ito'y dapat tandaan. Uulitin ko mga bata. Sa bawat bilang ay papalakpak kayo ng 3 beses kung handa na. Ano, simulan na natin? Para sa unang bilang. Makipagkwentuhan sa katabi. Tama, walang palakpak. Para naman sa ikalawang bilang. Tumingin sa nagkikwento. Tama, hindi rin dapat pumalakpak. Ito naman ang ikatlong bilang. Tandaang mabuti ang mga tauhan sa kwento. Mahusay, mayroon itong 3 palakpak. Para naman sa ika-4 na bilang, tandaan ang mga mahalagang pangyayari sa kwento. Ang galing, ito din ay may 3 palakpak. At ang huling bilang naman, maglaro habang may nagkikwento. Magaling mga bata. Ito ay hindi dapat palakpakan dahil hindi natin ito dapat taglayin sa pakikinig sa kwento. O ayan mga bata, natapos na nating balikan ang huling aralin. Atin nang alamin ang mga dapat tandaan sa pakikinig ng mga kwento batay sa ating karanasan. Pero bago yan, tayo'y makinig muna sa isang paalala. Mari, ba't may gamit kayong radyo ngayon? Luma na yan ah! Mari, ang radyo ay kailanman hindi na paglilipasan ng panahon, lalo ngayon. Isa ang radio-based instruction sa napiling gamitin ng DepEd para maituloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemiko. Wow! Ang galing naman! Sige Mari, uwi na ako para makabili ng radyo para sa inaanak mo. Tara na't matuto sa kabila ng pandemiko. Isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito. Sulong Edukalidad! At tayo'y nagbabalik mga bata. Atin ang buksan ang mga taenga, lawakan ang isipan. Sa araling ating tatalakay, imahinasyon'y pagganahin. Halina't simulang makinig sa ating aralin tungkol sa pag-unawa sa teksto gamit ang karanasan. Naranasan niyo bang mag-impok ng pera sa isang alkansya? Oo, isang alkansya. Minsan ito'y gawa sa kawayan o kaya naman gawa sa clay. Marami rin nakikitang gawa sa plastic. May alkansyang nakahulmang baboy, may bilog, may nakahulma din na isang bahay. Ito ay isang bagay na sinusuksukan natin ang ating mga barya o perang natitira sa ating baon. Pumalakpak ang mga naranasan ng mag-ipon ng pera sa alkansya. Magaling mga bata, sigurado akong matutuwa tayo o matutuwa kayo sa ating babasahin. Makinig mabuti. Ang kakaibang baboy ni Kiel na sinulat ng malikhaing kamay ni Christina T. Fangon.
8 taong gulang pa lamang si Kiel ay natutuhan na niyang mag-alaga ng isang baboy. Kakaiba ang baboy na alaga niya. Hindi ito lumalaki. Hindi rin tumataba, subalit ito'y bumibigat. Ito ay isang alkansya. Dito niya tinatabi ang sobra niyang pera. Tuwing hapon, pagkagaling sa paaralan, ay binibisita niya ang kanyang alkansyang baboy at hinuhulugan ito. Natutuwa siyang marinig ang tunog mula dito. Ang perang kanyang naiipon ay inilalaan niya para sa kaarawan ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw. Sumapit na ang kaarawan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang baboy. Inalog-alog hanggang sa makuha ang lahat ng laman nito. Tinapik-tapik niya ito at sinabi, "Pangako, pabibigatin kitang muli." Nakalabas ng ngumiti si Kiel at bumili ng isang pulang blusa kasama ang kanyang kuya Clarence. O mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwentong tinalakay? Nakatutuwa talagang mag-ipon ng ating pera upang magamit natin ito sa oras ng pangangailangan o pinaghahandaan. Sino sa inyo ang may katulad ng kakaibang baboy ni Kiel? Nako, sigurado akong mapupuno nyo ang inyong mga alkansyang baboy. Ngayon naman ay oras na para sukatin ang inyong kaalaman tungkol sa aralin sa pag-unawa sa tekstong ginamit ang karanasan. Mayroon tayong mga karanasan na maihahalin tulad sa ating nabasang kwento. Marunong ka rin bang mag-ipon? Maaaring ang sitwasyon na iyong nabasa ay nangyari na sa iyo. Tara, balikan natin ang ating kwento. Babasahin ko ang mga bawat tanong at pipili kayo ng sagot sa ibibigay kong pagpipilian. Ihanda na ninyo ang inyong kwaderno at ating sagutan ang bawat bilang. Makinig mabuti. Heto na ang unang bilang. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Clarence ba? Si Nanay? O si Kiel? Para naman sa ika-apat na tanong, ano ang alaga ni Kiel? Alkansyang aso? Alkansyang baboy? O alkansyang manok? Para naman sa sunod na bilang, anong katangian ni Kiel ang ipinakita sa kwento? Siya ba'y masayahin, magastos, o mapag-ipon? Alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang higit mong maunawaan ang tekstong nabasa o napakinggan? Iugnay ito sa iyong sariling karanasan? Basta basahin lamang ang kwento o palaging umasa na ipapaliwanag ito ng iba. Mahusay mga bata! Nasagutan ba ang lahat ng tanong?
Oh, oras na para sagutin natin ang mga katanungan. Ilabas na ninyo ang inyong papel at atin ang iwasto. Para sa sagot ng unang bilang, makinig mabuti. Sino ang tauhan sa kwento? Ang tamang sagot ay si Kiel. Galing mga bata. Ngayon tumungo naman tayo sa ikalawang bilang. Totoo bang baboy ang alaga ni Kiel? Ang tamang sagot ay hindi. Dahil ito ay isang alkansyang baboy. Magaling mga bata. Para naman sa sumunod na tanong. Sa palagay mo, saan kinukuha ni Kiel ang ipinahuhulog niya sa kanyang alkansyang baboy? Magaling. Ito ay galing sa kanyang natitirang baon sa eskwela. At para naman sa ikaapat na tanong, ano ang alaga ni Kiel? Tama, ito ay isang alkansya. At para naman sa huling katanungan, anong katangian ni Kiel ang ipinakita sa kwento? Napakahusay mga bata. Siya ay isang batang mapag-ipon o mapag-impok. At ang huli, alin sa mga sumusunod ang maari mong gawin upang higit mong maunawaan ang tekstong nabasa o napakinggan? Tama! Iugnayin nyo ito sa inyong mga karanasan. Napakagaling mga bata! Oh, bilangin natin ang inyong nakuhang puntos. Mahusay ang lahat! Nakatutuwang malaman na nasagutan natin ng tama ang mga katanungan. Palakpakan ang mga sarili! Sigurado akong handang-handa na kayo sa isa pang akda na ating babasahin. Oh, simulan na natin. Ito ay tungkol sa mahusay na kamay na sinulat ni Christina T. Fangon. Makinig mabuti at simulan na natin. Hilig ni Johan ang gumuhit. Gumuguhit siya ng puno, tao, hayop, at kung ano-ano pang nakikita niya sa kanyang paligid. Batid niyang magaling siya. Sa mga paligsahan, siya ay laging nangunguna. Gayunman, lagi niyang sinasanay ang kanyang kakayahan. Dahil lagi niyang naaalala ang sinabi ng kanyang ina. Kung hindi mo pauunlarin ang iyong sarili at talento, ay mawawala iyan sa iyo. Sa tuwing naiisip niya, lalo niyang pinaghuhusay ang kanyang ginagawa. Ho, sino dito ang may kaparehong karanasan ni Joanne? Sino sa inyo ang may mahusay ding kamay katulad niya? Palakpak nga ang mga kamay. Nakakatuwang napakarami ng may mahusay na kamay katulad ni Joanne. Halina at atin namang sagutin ang mga tanong. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ano ang iba pang tawag sa pagguhit? Pagkulay, pagpinta. Tama! Ang sagot ay pagdodrawing. Para naman sa ikalawang bilang, magiging magaling kaya si Joanne sa pagguhit kung hindi siya nagsasanay? Opo, hindi po, ewan po. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Hindi po. Dahil hindi mahahasa ang kanyang galing. Para naman sa ikatlong bilang, anong katangian ang mayroon si Joen? Masipag? Matyaga? Mabait? Mahusay? Ang tamang sagot ay matyaga. Magaling mga bata. Para naman sa susunod na bilang, sino ang laging naaalala ni Joen kaya pinagbubuti niya ang kanyang ginagawa? Ang kanyang nanay, tatay, o lola? Magaling! Ang tamang sagot ay ang kanyang ina o nanay. Sa ikalimang bilang naman, ano ang ibig sabihin ng pamagat sa ating kwentong mahusay na kamay? Magaling makipaglaban? Magaling maglaba? O magaling gumuhit? Napakahusay mga bata. Ang tamang sagot ay magaling gumuhit. Nakatutuwang nasagutan natin ang lahat. Nasiyahan ba kayo sa ating gawain? O sige, makinig muna tayo sa isang paalala at ating ipagpapatuloy ang talakayan. Taho! Taho kayo dyan! Di makatulog sa gabi sa kaiisip, damdamin ko'y mayroong lungkot hanggang sa panaginip. Oh, Berto! Di ka ba nakatulog kagabi? Hindi nga ho, Kuya Pekto. Dala ho siguro ng lungkot ng pag-iisa dito sa bahay. Di ho kasi makalabas dahil sa COVID-19. Ay. Berto, may tatlong bagay na dapat kang tandaan para maiwasan ng lungkot sa mga ganitong sitwasyon. Una, alamin ang dahilan ng iyong kalungkutan. Pangalawa, maaaring ipabatidong iyong nararanasan sa mga taong malalapit sa'yo. Nariyan ang internet para makausap mo sila. At ang pangatlo, ilaan mo ang iyong oras sa mga bagay na ikaw ay magiging abala. Hindi lang pisikal na kalusugan ang mahalaga, Berto, pati pangkaisipan rin. Tatandaan ko yan, Kuya Pekto. Maraming salamat sa payo. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Tayo'y muling nagbabalik. Subukin pa natin ang inyong husay para sa ating pagsasanay. Oh, handa na ba kayo? Babasahin ko ang sitwasyon at sasabihin ninyo ang inyong magiging sagot batay sa inyong karanasan. Handa na? Para sa unang bilang, umuulan noon. Masayang nakatanaw si Jose sa mga batang naglalaro sa labas. Kagagaling lang niya sa sakit, subalit maayos na ang kanyang pakiramdam. Maghuhubad na sana siya ng damit nang dumating ang kanyang ina at pinigilan siya. Hindi siya pinayagang maligo sa ulan. Ano kaya ang dapat gawin ni Jose? Para sa sumunod na tanong, naiwang bukas ang gripo sa inyong lababo. Ano ang dapat mong gawin? At para sa huling bilang, nasira mo ang laruan ng iyong kaibigan. Ano ang gagawin mo? Ayan mga bata, diyan nagtatapos ang ating maigsing pagsusulit. Naunawaan ba ninyo ang teksto gamit ang ating mga karanasan? Magaling! Kung may tanong kayo o nais linawin, isulat nyo na rin ang mga ito. Isama nyo na rin ang inyong mga pagbati. Hantayin ang inyong mga guro upang kolektahin ang inyong mga module.
Kung may tanong kayo na nais linawin, isulat nyo na rin ito. Isama nyo na ito sa inyong mga pagbati. Muli, narinig nyo ang ating paaralang panghimpapawid. Para sa karagdagang gawain, humingi ng tulong kung sino ang nakatatanda sa bahay. Maaaring si Mama, Papa, Tito, Tita, Kuya, Ate, at Lolo at Lola. Bigyan ng sagot ang mga katanungan sa kwentong Si Putot at Si Bibot na sinulat ni Christina T. Fangon sa pahina 12 hanggang 16. Muli, ako si Teacher Lorene. Salamat sa pakikinig. Sa ngalan ng aming scriptwriter na si Ginang Lorena Vitalan at ng Schools Division of Isabela, Radio-Based Instruction Production, muli, ako ang inyong guro, si Teacher Lorene. Paalam! Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng batang Isabeleño, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga! Handa na ba kayo para matuto sa ating arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Nay, paano ang pag-aaral ko ngayong may pandemic? May hinto na po ba ako? Ayoko po, Nay! Huwag kang mag-alala, anak, dahil gumagawa na ang DepEd ng paraan para matuloy ang pagbubukas ng klase. Blended learning ang kasagutan. Walang face-to-face, pero may mga modules, online learning at TV, radio, eskwela pa. Wow! Ang galing! Gumaling sa aralin kahit di man tayo magkapiling. Tara na't matuto sa kabila ng pandemiko. Isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito. Makakapag-aral ngayong pasukan. Wala naman po tayong sapat na pera upang makabili ng makabagong teknolohiya tulad ng cellphone, internet at laptop. Anak, huwag kang mag-alala. Mayroon naman tayong radyo. Narinig ko kanina sa isang anunsyo na magagamit ang radyo sa inyong pag-aaral. Ito ay tinatawag na Radio-Based Instruction o RBI. RBI? Ano po yun, Inay? RBI ay isang alternatibong pamamaraan na inilunsad ng DepEd upang maihatid ang mga kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo. Paano po ito gamitin, Nay? Bubuksan mo lamang ang ating radyo at hanapin ang radyo eskwela. Ito ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Ang ganda naman yan, Nay! Excited na ako sa darating na pasukan! Ang impormasyon mula sa Kagawaran ng Edukasyon at ng himpilang ito.